So yun, what's up mga pajak? Good morning, good morning. So gagawin natin yung mga pajak, iayusin natin itong mountain peak. Yan, mountain peak port. Air shock siya mga pajak. Yan, air yan. Yan. So naka-air shock siya mga pajak. So ang problema nito mga pajak ay hindi siya nagbabounce. Hindi gumagana yung bounce niya mga pajak. Kaya ayusin natin siya. So i-overall natin yan. So papakita ko sa inyo mga pajak. Ayan. Pababa natin yung ating camera. Ayan. So tingnan natin yung lockout niya. Ipitin natin yung lockout. Hindi nagbabounce yan. Ayan. I-open natin. Hindi rin nagbabounce yan mga pajak. Ayan. So yan yung gagawin natin ngayon mga pajak. Pero bago tayo magsimula mga pajak, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-hit mo na rin ang ating notification bell button para updated ka sa mga bagong video na i-upload natin. So ilang mga pajak, simula na natin. Let's go! So yung mga pajak, ang gagawin natin, tatanggalin muna natin yung pinakang bolt doon sa pinakang lockout cap niya. Ayan. Gamit lang tayo dyan ng alin na 1.5 ang size. Ayan, tatanggalin lang natin yan. Ayan. So ito na yung bolt niya mga pajak. So gagawin natin yan mga pajak, tatabi lang natin yan kasi mahirap pag nawala yung mga pajak. Tapos tanggalin yung bolt niya mga pajak. Dandaan na natin itong iangat yung pinakang lockout cap niya. So dandaan lang mga pajak kasi may bulita sa loob yan. So dandahan lang na hindi malaglag o hindi mawala yung pinakambulitas niya. So yan. Ay, parang basag na siya mga pajak. Ayan, basag na yung pinagkakabitan ng lockout cap. Ayan. So titingnan natin. Ito na yung dalawang bulitas niya mga pajak. Sinasabi ko sa inyo kanina. Ayan. So ito yung kanyang dalawang bulitas. Ayan. So gagawin natin, tatabi natin yan para hindi mawala. Tapos susunggitin natin yung spring niya rito mga pajak. Ayan, may dalawang spring yan dyan. Susunggitin natin yan para hindi siya mawala. Kasi baka mamaya hindi natin mapansin, tumalsik. So mayroon yung kapag tumalsik yan mga pajak. Kaya susunggitin lang natin yan. Ayan. So tabi na natin yan. Tapos gagawin natin mga pajak, isprayan natin ang WD-40 yan para umangat yung kalawang. Para hindi natin mabalit mga pajak kasi kapag matigas na to, puno na siya ng kalawang kasi pinihit natin. So more on na nababali yan mga pajak. So gagawin natin, ispray muna natin siya ng WD-40 para malambot. Ayan. So naispray na natin siya ng WD-40 mga pajak. Tatanggalin na natin to ng hangin. So bago yun, tanggalin muna natin yung pinakang takip dun sa pinakang air shock niya. Yan, tatanggalan muna natin ang hangin niya mga pajak. So natanggalin na natin siya ng hangin mga pajak. Tatanggalin na natin itong pinakang bolt na to. Yan, nag-ugnay dyan sa dalawang dito sa pinakang travel niya. Yan, tatanggalin natin ito mga pajak para mahugot natin yan. So gamit na tayo dyan mga pajak ng 5mm na allen wrench. Tapos luwagan natin siya pa counter clockwise. Ayan. So yung mga pajak, maluwag na siya. Huwag nyo muna sasagarin kasi papaluin natin yan para umangat siya mga pajak. Ayan. Ayan. So ito mga pajak, pwede natin tanggalin na to kasi bumitaw na siya dun sa loob. So ito, kailangan natin siyang itulak. Ayan. So malambot na siya mga pajak. Hindi na natin kailangan paluin. Hindi na natin kailangan pukpukin siya mga pajak kasi yung malambot naman. Ayan. Ito yung dalawang bolt mga pajak. So gagawin natin, tatabi na natin yan. Tapos tutulak lang natin yung mga pajak. Tutulak lang natin to. Ayan. Yun. Kita niya. So ito na ang itsura niya ngayon mga pajak. Ayan. So gagawin natin, tabi muna natin. Ito yung washer o flat washer na sa ilalim. Tabi natin yan. Tapos tabi na natin ito mga pajak. So yun mga pajak, para mapagana natin yung cartridge niya, kailangan natin tanggalin to. So gagamit tayo dyan ng
port spanner tools. Ayan. So, ito yung gagamitin natin mga pajak. Napasok lang natin siya dyan. Tapos, abibigin na natin siya pababa. Ayan, maluwag na siya mga pajak. Diluwagan ko na ito kanina mga pajak para madaling tanggalin. So, yun, napasensya na kayo mga pajak. Medyo mingi kasi yan dito tayo sa shop ngayon. So, naka-duty tayo. Kapag maluwag na siya mga pajak, kamayin na lang natin. Ayan. Ayan, tanggalan natin siya mga pajak. Tapos, tapin muna natin ito. Titingnan natin mga pajak. Ayan, hindi siya nagbabam. O hindi siya nagbabounce. Kapag ang air shock mga pajak, hindi nagbabounce. So, ang sira ng mga pajak ay itong cartridge. So, ibig sabihin ng mga pajak, yung cartridge niya, hindi gumagana yung bounce niya mga pajak. Lagi na lang siya nakalock. Kaya, yung air shock natin, hindi siya nagpapam. O hindi siya nagbabounce. Ito yung dahilan doon mga pajak. Kaya kailangan na maayos natin itong cartridge. Kapag naayos na natin yung cartridge mga pajak, nagbabounce na yan. So, okay na yung shock nun. So, gamit lang tayo dito mga pajak ng vice grip o adjustable spanner. Ayan. So, yun yung gagamitin natin. Pakontry lang natin yan dyan mga pajak. Ang paghigpit ng vice grip mga pajak ay dapat tansyado nyo. Huwag nyo siyang higpitan ng sobra-sobra o huwag nyo rin siyang luwagan ng sobra. Dapat tansyado lang mga pajak. Kasi kapag sobra, maaaring mabilog nito mga pajak o maaaring mayupi siya. Kaya dapat saktuhan lang. Yun. So yun, na-lock na natin siya. Saka natin gagamitan ng adjustable spanner para matanggal natin to. Gagamit ulit tayo dyan ng port tools. Ayan. Ayan. Lulagan lang natin yan ng counter. Lockwise lang ang paluwag niya mga pajak. Ayan. Ayan. Kita nyo mga pajak. Puno siya ng kalawang. Ayan, kita ba? Punong-puno siya ng kalawang mga pajak. So, gagawin natin, isprint natin ang WD-40 yan para lumambot. Ayan. Ayan. Tapos mga pajak, try natin siyang pihitin. Papaganahin natin siya. Gamit lang tayo dyan ng plies. Pa-plyce natin yung mga pajak. So yun, naiupi na natin siya mga pajak. Tingnan natin ngayon kung nagbabounce na siya. Ayan. Ayan. Kita ba mga pajak? Tanggalin na natin itong ating kinabit na vice grip. So medyo isusum natin mga pajak. Ayan, yan ang itsura niya mga pajak. So titingnan natin siya mga pajak kung nagbabounce na. Ayan. Kita ba? Ayan. So, okay na siya mga pajak. Tingnan natin. Try natin siyang ilak. Ikuti lang natin siya. Ilalak natin. Ayan. Tingnan natin siyang ilak mga pajak. Ayan. So, kita nyo mga pajak. Nakalak na yan. Ayan. Ayan. Nakalak na siya. Try natin siyang i-open ulit. Yan. So, buo naman ito mga pajak. Ang nangyari lang dito, nagkaroon ng kalawang. Yung pinakampita ng lockout cap, nagkaroon siya ng kalawang mga pajak. Kaya hindi gumagana yung bounce niya. Lagi siya nakalak. Alright. So, gagawin natin mga pajak, lilinisin lang natin ito. Ayan, pupunutin natin yan. Tatanggalin natin yan mga pajak. Gamit na tayo dyan ng lice. Ayan. Tatanggalin natin yan mga pajak. So yun mga pajak, ayan, natanggalan natin siya. Ang gagawin natin mga pajak, i-spray natin ang WD-40 yan para mawala yung kalawang niya. Yan, i-spray natin ang WD-40 yan sa butas na yan. Ayan.
Ayan. So kapag na-spray na natin siya ng WD-40 mga kapadyak, ibabalik na natin to. Ayan. Pantay lang natin mga kapadyak para hindi masira yung thread. Kailangan pa natin may sagat siya mga kapadyak. Ayan. So naisagat na natin siya mga kapadyak. Ibig sabihin nakalock na yan. Ayan. Try natin siyang i-open yan. Ayan. Kita nyo mga kapadyak, lumambot na siya. Ayan. Kanina kahit binabase grip natin o ginagamitan natin ng plies, ang matigas ngayon na ginagamitan na lang natin siya ng kamay. Ayan. Try natin siyang i-lock mga kapadyak. So i-lock na yan mga kapadyak ha. Ayan. So naglalock na yan. Ayan. Ayan. Try natin siyang i-open mga kapadyak. Ayan. So open na siya. So buo na ito mga kapadyak yung cartridge natin. Okay na yan. So gagawin natin mga kapadyak. Tatanggalin na rin natin yung spring nito mga kapadyak. Ayan. I-overhaul na rin natin yung spring niya. Para ayos ang kabitan na lang mga kapadyak. Ayan. Ayan. So gagawin natin mga kapadyak. Buhin na natin ito kasi ayos na ito. Wala na itong problema. So yun mga kapadyak, para matanggal natin ito, yung pinaka-lock na yan. So gagamit tayo dyan ng 27 mm na sakit. So yung gagamitin natin mga kapadyak para iwas bilog mga kapadyak. So ito yung gagamitin natin sakit mga kapadyak. Ayan. Tapos papasok lang natin siya dyan. Tapos didiinan na natin ito pababa. So malambot na siya mga kapadyak. Mas maganda mga kapadyak, meron kayo sakit para dito kasi kapag ginamitan nyo to ng adjustable spanner o kaya katala, minsan mga kapadyak nabibilog to. Kaya mas maganda meron kayong sakit kasi kapag may sakit kayo mga kapadyak, aakmang-akma siya dyan. Walang kawala yun. Hindi tutulas yun mga kapadyak. Ayan. So meron pa naman grasa to mga kapadyak. Ayan. So nagkaroon lang talaga to ng problema dun sa pinaka-cartridge niya lang. Nagkaroon ng kalawang. Ayan, buong-buo pa siya mga kapadyak. Malinis na malinis pa siya. Ayan. So okay-okay pa siya mga kapadyak. So gagawin natin mga kapadyak, hindi na natin linisin to kasi malinis pa naman siya. Ayan, marami pa siyang grasa. Buo-buo pa yung grasa niya mga kapadyak. So gagawin natin, babalik na natin ito mga kapadyak, hindi na natin siya lilinisin. So gagawin natin mga kapadyak, balik na natin ito. Hindi na natin lilinisin niya mga kapadyak kasi malinis pa siya. Ayan. Malinis na malinis pa yung grasa niya mga kapadyak. So gagawin natin, balik na lang natin yan. Ang pagbalik naman ito mga kapadyak ay konting tandaan lang kasi apiyo na yung thread niyan mga kapadyak. So kapag nabilog ang thread niyan, ako magpapamachine shop pa kayo niyan. Balik na rin natin yung kanyang cartridge mga kapadyak. Balik na natin ito. Lagyan muna natin siya ng grasa. Yan dyan lang sa may thread na yan mga kapadyak. Yun yung siya lalagyan ng grasa. Para rin sa thread na to. Yan kasi plastic lang yan. Kaya dapat ang pasok niya ay smooth na smooth. Hindi siya tagilid, hindi matigas. Dapat malambot lang yan. Ayan. So madali na naman matansya yan mga kapadyak kapag tagilid siya. Kasi kapag tagilid yan, hindi nyo kaya ng kamay yan. Matigas ipasok yan kapag tagilid. Yan, ibig sabihin niya na malambot. So pantay na pantay yan. Yan yung ibig sabihin niya mga kapadyak. Saka natin siya gagamitin ulit ng port spanner tools. Ayan. Nagpit na siya mga kapadyak. Ayan. Okay na siya. Nagbabunch na siya mga kapadyak. Pagin mo natin sa isang tabi ito mga kapadyak. Tapos
ito yung lilinisin natin. Ayan, lilinisin lang muna natin yung saglit mga kapadyak. Sa paglilinis naman ng ganun mga kapadyak, ay same lang doon sa mga bagong sa mga video na ginawa natin. So may video na tayo niyan mga kapadyak, at saka yung paglilinis ng spring nito, meron na rin tayong video niya. Kaya ito mga kapadyak ay madali ang video lang. Wala kayo ng bakal, tapos ipulupot nyo lang yung basahan dyan. Ayan. So, pagka napulupot nyo na siya, saan nyo lang siya ipapasok nyo. So, ipuputin nyo lang siya. Hanggang sa malinis siya, mga kapatid. Ayan. So, madali na linisin yan, mga kapatid. Basta kung wala kayo ng bakal dyan o kaya kahoy o kung ano man na mahaba na papasok dito. So malinis na siya agad mga kapatid. Ganun lang kasimple yan, ganun lang kadali. So syempre tapos na natin siya linisin. Tapos nalinis na rin natin yung naayos na rin natin yung cartridge nito mga kapatid. So gagawin natin, babalik na natin siya. Dito mga kapatid, hindi na natin kinalaw to kasi malinis naman siya. So, mahirap linisin yung isang bagay na malinis na. Alright? Kaya gagawin natin, lalagyan na lang natin ng grasa to. Para lalong humismooth yung bones niya mga kapadyak. Lalagyan lang natin ng grasa yun dyan. Kapag may mga cartridge kayo mga kapadyak, kaya port na gano'n ang nagiging problema. So, gano'n lang yung sira ng mga kapadyak. Kalawang lang yun. So WD-40 lang at tapat nun. Wala nang iba. I-sprayan nyo lang na WD-40 yun. So magtanong kayo, ba't nagkakaganon siya? Kasi ginagamit natin yan. Naulanan. Hindi ba nagre-ride tayo, naabutan tayo ng ulan. So yun yung nagiging problema niya mga kapadyak. Yan, balik na natin yung pinakang washer dito mga kapadyak. Tapos, pasok na natin to. Ayan. Alright. Kanya na sistema na pagpasok niyan mga kapadyak para yung flat washer na ilalagay natin hindi siya malaglag. Ayan. Ganyan dapat yan. Tapos pasok lang natin dito mga kapadyak. So yan, ipasok na natin siya mga kapadyak. Nang nakapasok na mga kapadyak, saan natin ilalagay yung board na tinanggal natin doon. So sakit nila natin niya para may sentro. Ayan. Ito na kasintro na siya. Dito ba? Sa ating kunting camera natin. Saan natin lagay yung bolt ulit na tinanggal natin dyan? Tapos yun lang din yung alin na ginamit, yung ginamit natin pagkalas mga kapadyak. Ayun lang din yung alin na gagamitin natin sa pagbalik niyan. Malayo kami siya. Kaya kapag nagbalik yan ng ganito mga kapadyak, dapat wala muna siyang hangin. Kasi kapag may hangin na yan, mahirapan na kayong magbalik niya kasi matigas na yan. So lumalaban na siya. Kaya dapat walang hangin mga kapadyak. So ano natin siya yung titan mga kapadyak. Tapos saka na natin siya kakarga ng hangin mga kapadyak. Mamaya na natin lalagay yung pinakang lockout cap niya. So lalagyan muna natin siya ng hangin. Pumumbaan muna natin siya mga kapadyak. So yung kakarga ko mga kapadyak ay 80 lang, ayan. 80 lang yung kakarga ko mga kapadyak. Hindi ko na gagawin 90 o 100. So gagawin ko 80 lang, 80 lang. Ayan. So subukan muna natin siya mga kapadyak, tingnan natin. Ayan. Ayan. Kita nyo ba? Ayan, nagbabounce na siya ngayon.
So gagawin natin mga pajak, ilagay na rin natin yung pinakang lockout cap niya. So yun mga pajak, ito na yung ginawa natin. Tingnan natin. Ayan. Nagbabounce na siya mga pajak, buo na siya. Ayan. So yun lang mga pajak, tapos na yung ginawa natin. Ayan, napagana na natin siya. So yun mga pajak, tapos na yung ginawa natin. Ayan. So hindi ko na masyadong pinaliwanag sa inyo lahat dito mga pajak kasi may ibang video na tayo nito. So balikan nyo na lang ito sa mga video natin mga pajak. So yun mga pajak, nakasurvive na naman tayo. Pero bago tayo magtapos, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-hit mo na rin ang ating notification bell button para updated ka sa mga bagong video na i-upload natin. At huwag mo na rin kalimutan bisitahin yung ating Facebook page mga pajak. Pangalan nun ay Money Works din. Para makita nyo rin yung mga ibang video na ina-upload natin mga pajak. So yun lang mga pajak, maraming maraming salamat.